Okay, so for today's video, usapang sigunya lang tayo. So, kung makikita nyo, meron ako ditong stock na sigunyal ng DO2. Tapos, meron din akong short stroker na 43.2. So, bago tayo pumunta sa kaibahan ng dalawa na yan, pag-usapan muna natin yung purpose and function ng sigunyal. And, okay, to begin with, so, yung piston natin is, ayan, connected siya dito sa ating connecting rod. Okay, so, yung galaw ng piston is up and down kung vertical yung piston mo, and left and right kung horizontal. And sa ating mga two-stroke engine, by the word itself, two-stroke, so, para makakomplete ka ng isang combustion cycle, meron kang dalawang stroke. So, yung power stroke, power and exhaust, at saka yung suction and compression. So, dun sa ating piston at saka sa ating cylinder, doon na nakikreate yung power, ano. So, pag sinunog mo yung gasolina at saka yung hangin, magkakaroon ka ngayon ng power, ano. So, yung power stroke, imagine nyo na lang, ano. So, kung andi dito yung piston, ang power stroke niya is pababa. So, iikot ng ganyan yung sigunyal mo. Okay? Tapos, pataas. Ayan. Okay? So, yung power ng piston na nakikreate sa pagsunog ng gasolina. So, alam naman natin yung piston, linear yung galaw nun. So, kung vertical yung piston mo, up and down lang siya. So, sa sigunyal, doon ako convert yung sa sigunyal, doon ako convert yung linear na power na nakikreate sa piston sa circular motion. Okay? So, yun na yung pagdating sa sigunyal, meron ka na doon tinatawag natin na torque. Ano naman ang purpose nito? Itong dalawang bilog na to na metal. It's para ma-smoothen out yung linear force ng piston, ma-smoothen out yung conversion niya sa circular motion. Okay? So, yung piston mo, which is moving up and down sa linear motion, may power ka. Pag nilipat mo siya sa torque, okay? So, pag nilipat mo siya sa circular motion, so, magiging pulsating siya, diba? Kasi, dun sa dalawang stroke ng sigunyal mo, isa lang naman dun ang power stroke. Nag-a-act siya as counterweight, okay? So, pag tulak ng piston pababa, nasa taas ngayon yung weight ng crank. So, ang magiging motion niya ngayon is pababa na ganyan. So, yung weight niya, yun yung magtutulak ngayon pataas dun sa piston kasi wala siyang power stroke yung pataas, hindi power stroke yung pataas na galaw ng piston. Okay? So, dahil dito sa metal na to na bilog, nagiging smooth yung transition ng power ng piston, which is linear, into circular motion. So, yun yung purpose ng ating sigunyal. Okay? Now, meron tayo ngayong ditong stock and short stroker na sigunyal. Okay? So, hindi na ako magiging technical do sa mga sukat, sa pagkakaiba. At yun na lang sa mga basic natin na observation. Ano? Ito yung stock natin na sigunyal. Ayan, kung makikita nyo. Yan. Ito naman yung full metal, full volume na sigunyal, itong nasa kaliwa. And TWH to, ayan, yan yung gamit ko sa 90cc ko. TWH 43.2 yung stroke, okay? Hindi ko na i-specific yung mga sukat, ano, and yung kaibahan nila, technical aspect. Pero dito na lang sa basic observation, pakita natin. And try natin explain bakit ganun, okay? So ito, kaya sinabing full volume. Kasi ito, kung makikita nyo, buo siya. Okay, so makapal din yung metal niya dito. Paikot yan. Okay, dito sa sigunyal na stock, okay, may portion na may tapya siya na ganyan. Okay, so hindi, itong nasa kaliwa, kung tawagan din natin ito yung puno, okay, na full volume. Itong nasa kanan, ito yung may tapyas kasi stock lang yan. Dahil dyan, mas mabigat ngayon to, itong nasa kaliwa, kasi nga full metal, full volume. So, kaya tayo nagpapalit ng sigunyal na full metal, full volume, is dahil kapag nagpalit ka ng block set, ng cylinder block,
mas madaming hangin at gasolina ang kaya mong sunugin doon. And in return, mas malaki yung power na mapoproduce. Ngayon, kung mas malaki yung power na mapoproduce ng iyong piston, mas malakas yung force niya, yung linear motion ng piston mo, mas malakas, mas may power. So kailangan mo ngayon ng mas mabigat na metal para gawin mong counterweight to sa mas malakas na power ng piston. Okay, so mas smooth yung conversion ng linear force or yung power into torque kapag mas mabigat to, kapag naka block set ka na mas malaki. Okay, sa mga nagtatanong, pwede namang hindi ka magpalit ng sigunyal kapag nag-upgrade ka ng block set. Aandar pa rin yan. Okay? So, ang disadvantage lang para sa akin, okay, mas namamaximize mo kasi yung power kapag nagpalit ka ng sigunyal na full volume kapag nagpalit ka ng block set. The reason behind is, kung mas malakas yung force ng piston, mas malakas yung power sa cylinder head mo, sa cylinder mo, and magaan itong sigunyal mo, let's say nakastack ka pa rin. So hindi ganoon ka smooth yung transition ng power ng piston sa sigunyal kasi nga magaan 'to eh. Hindi kayang i-counterweight nung magaan na sigunyal yung mas malakas na power ng piston. So in ang effect nun, hindi mo na ma-maximize yung power na nakikreate ng piston. Hindi smooth yung transition into circular motion. So ang effect nun is, sa tingin ko, less RPM kasi nga hindi ganun kabalanse. Mas may vibration ka sa makina kapag hindi ka nag-convert ng sigunyal kapag nag-block set ka. So yun, mas may vibration kasi nga hindi ganun kabalanse yung makina. And less power. Hindi mo na ma-maximize yung power nung block set na ipinalit mo kapag hindi ka nagpalit ng sigunyal. Okay, so pero may power pa rin naman yun. Yun nga lang, hindi mo na ma-maximize kasi nga hindi ka nagpalit ng sigunyal. Ngayon, may nagtatanong din, pwede bang magpalit ng sigunyal muna tapos stock block? Para sa akin, walang masyadong benefit yun kung hindi ka naman nagpalit ng block set kasi ang power talaga is sa block set nagsisimula. Nung earlier days ng mga tutti scoot sa pag-modify and pag-tuning, nung wala pa nung mga ganitong klaseng sigunyal na full volume, full metal. So itong stock sigunyal dati, ang ginagawa dito is binoboring to, bubutasan yan, tapos tataniman ng mas mabigat na metal para mabalanse pa rin yung mas malaking block set. So yung ganung technique ngayon, ginagawa pa rin naman yun, pati sa mga 4-stroke, yung tanim na sigunyal na sinasabi nila. So bubutasan to, tapos pepresan mo ng mas dense or mas mabigat na metal. Okay? So yung isang klase naman ng sigunyal, so meron tayong full volume, full metal. So ito full metal to. Yung isang klase naman yung hindi full metal, no, merong composite material. So yun yung makikita nyo mga sigunyal na may parang kulay pula or orange ba yon dito. So yun, in return mas magaan yun, pero yung stroke is halos parehas din naman itong short stroker na to. So yun, since mas magaan siya, well, I think personally para sa akin, mas ideal yun sa mga 70cc siguro na block set kasi nga mas magaan siya. So itong sa akin, full metal to. So ang block set ko naman is 50mm na sa mga 86-90cc yun. So ayun, yun naman yung personal opinion ko lang kung 70cc. Pero kung naitutunan nyo yung 70cc sa full metal, wala namang kaso yun. Ito, short stroker lang. Bakit short stroker? Depende rin kasi yan sa block set na gagamitin mo. Meron kasing mga block na pang long stroke na sigunyal. Okay, so itong sa akin, short stroker lang ako. Kasi para sa akin, okay na ako sa ganitong power, reliable din sa long ride. And kapag short stroker lang, hindi ka na magmimiling ng crankcase, halos plug and play na lang yan. Hahabulin mo na lang yung base gasket nung block para maitono mo. So yung mga long stroker, nagtatanong ano bang kaibahan ng
long stroker sa short stroker. So pag in general kasi pag sinabi nating stroker, long stroke 'yun. Tapos ito, ito nga yung mga short stroke, yung halos plug and play lang sa crankcase. So yung long stroker pang malalaking displacement 'yun ng block set. Kasi mas malaki 'to. Itong part na 'to mas mabilog 'to, mas malaki. Tapos mas mahaba din yung connecting rod nun. So yung mga ganung long stroker, imimiling mo pa yung crankcase para kumasya siya. So ito yung TWH bell set na to, pares na lining at saka bell. Nakuha ko sa TW sa Tor Cycle Trading. Okay, Tor Cycle Trading set na to, 3,400. So yan. Tingnan lang natin ano and i-compare sa stock. Gawan lang natin ng konting comparison ano. So gusto ko sanang timbangin kaso wala akong weighing scale dito eh para mas comparative sana ano. Pero by virtue ng okay, very ano. So ayan, tinitimbang ko. Very very distinct. So alam mo talaga na magaan to yung TWH para sa akin. Ha? Yun yung napansin ko agad. Magaan talaga siya. So sa bell, ganun din sa bell. Okay, magaan talaga tong TWH kumpara sa stock. Okay? So ayun, shout out kay Sir Paul ng Tor Cycle Trading. 3,400 yung pares. So dito sa lining, well I'm not sure pa kung, well mukhang maganda naman yung surface, mukhang kakapit ng maganda no. Tapos may kasama na siyang springs, 1,000 RPM. Very distinct yung gaan niya kumpara sa stock. Isa sa mga magiging advantage nito na magaan is yung arangkada, definitely. So yun, review pa natin kapag naikabit na ano. Malamang iba rin yung material ng pads nito. Ayan, kasi racing clutch to. So maganda yung surface. Mukhang makapit, okay yung gaspang niya. So ito kasi talagang luma na tong stock na to. So sa weight talagang magaan tong TWH. Tapos dito naman sa bell. Okay, ewan ko lang kung makikita nyo. Pero yung bell niya, meron siyang ano, hindi siya makinis. Medyo serrated siya ng konti. Merong mga, may gas pang siya. Meron talaga siyang pattern ng serrations niya para maganda yung kapit. Ano. So ako hindi ako nag-advocate talaga ng mga branded na mga mahal. Pero since kailangan kong palitan yung clutch lining ko, sumubok ako ng ano, ito nung branded. And okay naman. Sa timbang pa lang mukhang okay na talaga siya, magaan siya. So tingnan natin yung mismong performance. So yung stock kasi, ayan, ito may mga guhit-guhit na. Pero sa stock kasi maano lang to eh. Makinis lang talaga. So yung ginagawa ng iba, binubutasan na lang yan para magkaroon ng dagdag na friction para kumapit ng maganda. Pero dito sa ano na to, hindi mo na kailangan kasi nga may ano na siya eh, parang may markings na siya, may serrations na siya para magaspang maganda yung kapit. Okay, so yun, Tor Cycle Trading. Tapos itong belt na to, nakuha ko kay Brother Emil Neo para sa overrange pulley na setup. Ang sukat ng belt na nirecommend niya sa akin para sa 92mm is yung bando na 673. So akala ko dati 659, pero ewan ko, hindi ko pa rin kasi alam, hindi ko pa nasubukan eh. Pero ito yung nirecommend sa akin ni Sir Emil ano, bando belt na 673. Okay, so yan, 673, 1828. Halos kasing lapad lang din ng 658. Pero siguro mas mahaba to. Definitely mas mahaba to kasi overrange pulley na setup tayo, 92mm. So yun, hanggang dito na lang muna. Long live Tutti Scoots.